What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video is magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial kung paano nga ba i-hide ang reactions sa mismong post, shared post sa ating mga Facebook account. So ayan, effective yung ginawa natin. Dito sa tutorial natin, hindi na nila makikita kung ilan yung total number of reactions, kung ilan yung nag-haha, ilan yung nag-wow, ilan yung nag-heart, ilan yung nag-like sa Facebook post natin. Siguro naka-encounter ka na rin ng isang Facebook post na walang number of reactions, kaya kung gusto mo rin gawin yon, panoorin mo tong video na to, simula ang pisa hanggang dulo. Bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan at tutorial, huwag mo kakalimutan na i-like tong video na to. You know, at kung napadaan ka lang at bago ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka at pwede kang mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para mapanood mo pa yung mga future tutorials ko. Ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa tutorial. Let's go! So ngayon, ang una po natin gagawin ay pumunta tayo dito sa ating Facebook application. Ayan. Kapag na-open na natin, punta tayo dito sa may tatlong line sa gilid, sa may picture natin. Yan, kapag napindot na natin, pindutin natin yung Facebook profile natin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung Facebook ko. Ayan, so mapapansin natin, yan, scroll ko lang pababa. Meron akong isang shared post na merong 19 reactions. So nakikita pa rin yung number of reactions. So ang gagawin natin is tatanggalin natin yung number of reactions. So itaas lang muna natin saglit. Ayan, scroll up and back natin. So yan, so naback na natin, pipindutin natin sa baba yung settings and privacy. Yan, pindutin natin. At pindutin natin dito yung settings. So may kita nyo yung settings dyan, pindutin natin yan. Once na napindot natin yan, ibaba lang natin saglit. Kasi dati, hindi pa updated, is lumalabas agad dito yung reaction and preferences, or reaction preferences rather. So ngayon, isi-search na lang natin siya. So, ngayon, search natin. Reaction preferences. Yan, okay. Lumabas na agad. So, pindutin natin yan. So, ayun, once na mapindot natin yan, meron tayong dalawang choices na pagpipilian. Yung una is yung hide number of reactions sa other posts. So, kapag nag-post yung iba, is hindi mo makikita yung reactions kung ilang number yon. So, enable natin yan. So, ayun, kung ayaw mo makita yung total number of reactions sa ibang tao na post, is pwede mong gawin to. So yon, dito naman tayo sa may baba, yung pangalawa is yung on your post. Dito naman is yung sarili natin mga post sa profile natin o sa timeline natin is hindi makikita ng ibang tao yung reactions or total number of reactions. So ito, maganda to kasi hindi na nila makikita yung total number of reactions. So ngayon, i-check na natin kung gumana nga ba. So i-back lang natin to, yan. I-back lang ulit natin, yan. Balik tayo dito sa Facebook account natin, yan. I-check ko lang muna yung sa mismong Facebook profile ko. So ayun, i-refresh lang muna natin saglit. At syempre, ibababa na natin para ma-check natin. So kung makikita nyo is meron pa rin reactions, total number of reactions. Okay lang yan dahil sa rin Facebook naman natin yan. So ngayon, i-back natin kasi i-check ko. So mag-switch profile lang ako ng ibang Facebook. Para makita natin kapag binisit tayo ng ibang tao. So kung makikita nga ba yung total number of reactions or hindi. So, i-check natin. Yan. Search ko yung Facebook ko. Yan. Pindutin ko lang. At i-visit ko na. So, dito, sa part na to, magkakaalaman kung lumabas nga ba yung total number of reactions. So, ayan. Effective yung ginawa natin. Kasi kung makikita nyo, kapag binisit tayo ng ibang tao, is hindi nakikita yung reactions or total number of reactions. Kanina, nung binisit natin yung sarili nating profile, is lumabas yung total number of reactions, which is 19. Dito sa part na to, wala. So, ayun, effective yung ginawa natin. So, ayun, mapapansin nyo, nag-react ako at hindi pa rin lumalabas yung total number of reactions. Ganun lang po kadali yung step na gagawin para ma-hide natin yung reactions sa post ng ibang tao at sa mismong post natin. Dahil nga nagawa na natin yung step, itry muna natin ibalik yung mismong profile ko. So, yan, try natin. Mag-switch lang ako ng profile. Dahil kung kanina nagawa natin na hindi natin nakikita yung total number of reactions, may settings pa rin naman at pwede nyong ibalik anytime. So, kahit anong oras, pwede nyong ibalik yon. So, punta tayo ulit sa settings and privacy natin. So, yan. Baba lang natin. At settings and privacy. At settings. So, pindutin natin settings. At dito,
same step lang yung gagawin natin. Hanapin natin yung reaction preferences. So dito, mapapansin nyo, naka-enable pa rin yung dalawa. At kapag gusto nyo namang i-disable yan, yan, okay? So yun, pindutin nyo lang ulit yan. At kapag naka-gray na siya at hindi na siya naka-blue, ibig sabihin nun, hindi na siya naka-enable. So automatic na po yan. Anytime pwede nyo nang i-back at i-refresh para gumana na yung reaction preferences, which is ito. So ayun, ganun lang kasimple at kadali yung steps para i-hide yung total number of reactions sa Facebook post o shared post sa Facebook account natin. To summarize, kailangan lang pindutin at enable yung reaction preferences. So dapat naka-blue yun para sure na naka-on yun. So ayun, ang kagandahan lang ng tutorial na yun or step na yun na ginawa natin is meron kasi mga tao na ayaw nilang nakikita yung total number of reactions sa mga posts o shared posts nila. Kaya kung ikaw ay ayaw mo rin makita yung total number of reactions, is pwedeng-pwede mong gawin yung tutorial na to. So ayun, nung nakaraan ko pa dapat gagawin yung tutorial na to or yung video na to, ayun nga lang, kailangan kong magpahinga para alam nyo na maging consistent yung pag-upload natin dito sa YouTube channel ko. Kaya ginawa ko rin tong video na to kasi meron akong nabasa sa comment section na nag-request ng video na to. So para na rin mas marami makaalam, is ginawa ko na rin at in-upload ko dito sa YouTube channel ko. So ayun, umistop yung video kasi hindi ko na malayan na ubos na pala yung memory. So kailangan ko magpalit ng memory card. Pero ngayon okay na, so balik na tayo sa pinag-uusapan natin. Again, kung meron po kayong mga clarifications, suggestions, or questions, is pwedeng-pwede nyo yung i-comment sa may comment section sa baba. Meron tayong shoutout bago matapos tong video na to. Kaya kung gusto mo ma-shoutout, mag-comment ka na rin. At ayun lang, maraming salamat sa panonood at sana nakatulong tong tutorial na to, lalo-lalo na sa inyong lahat. At the same time, pwede nyo pala akong i-subscribe dito sa YouTube channel ko at pindutin mo na rin yung mahiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. Pwede mo rin pala ako i-follow sa mga social media accounts ko na nasa description box below. At ayun lang, maraming salamat sa panonood. Peace out, like, comment, and subscribe. Peace, one love.